So what's up guys? So first thing first, I want to show you some awesome clips while the vessel is departing at Port of Hong Kong habang nagbibigay ng intro dito sa content natin. So stay tuned. Kamusta mga kasikad? Welcome back to Bikers Hub. Isa ka rin ba sa mga taong gusto bumili ng bike para maging service, pang bike to work, pang hanap buhay o gusto mo lang pasukin ang mundo ng pagbabike, subalit wala kang malaking budget? Say no more guys, ginawa ko tong video na ito para sa inyo bilang guide list at option sa mga bikes na pasok sa inyong budget. Nga pala, Bike 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 ang aking napiling reference para sa video na ito sa kadahilan ng sila parati ay may mga latest stocks na mga model mountain bike sa ating listahan kagaya ng Keisto, Trinx at Foxster. Disclaimer muna, hindi ako owner o staff ng Bike Bike Bike. Kaya kung gusto nyo mag-purchase ng bike ay i-message nyo na lang sila directly to their official Facebook account at store prices may vary. Prices and specifications stated here are meant as a guide for buyers and may not be accurate at all times. So before we start the list, please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga future content natin. Simulan ka agad natin sa ikasampu sa listahan at ito ay ang 6Strong Laguna 2021. 27.5 ang kanyang size at ang kanyang specs at components naman. Sa frame ay steel lang siya kaya medyo may kabigatan ito compare sa mga alloy frame. Naka-external cabling lang din siya at straight lang head tube nito. Sa fork naman ay bakal din at 6Strong ang brand subalit meron na itong preload adjust at lockout. Naka 3x7 speed ang setup nito at parehong Shiming Tommy ang brand na kinabit para sa RD at FD. Combination shifter o combo shifter na Shiming brand din at Talon brand naman ang kinabit para sa mechanical disc brakes nito with a 160mm ang size ng disc rotor. Naka double wall alloy na ang kanyang rims at pagdating sa gulong ay generic nylon with sizing of 27.5 at 2.125 naman ang lapad nito. So ito na yung pinakamura na MTB sa listahan natin at nagkakalagay ito ng 5,200 pesos at may free helmet pa pag sa bike 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 kayo bumili. So sulit na rin para sa akin to. Moving on sa ating listahan ay itong Beta Crown Tail 2021. 27.5 ang size nito at ang specs ay Beta 6061 alloy na ang frame nito with frame size ranging from small to medium. Naka-internal cabling na rin ito subalit straight lang head tube. Pagdating naman sa kanyang fork ay Beta brand ay kinabit at coil type pa siya at mayroong preload adjust at manual lockout. 3x8 speed ang setup nito, generic brand ang kinabit para sa RD at FD. Hindi na ito naka combo shifter since sa MX-8 ang brand na kinabit para sa RD and FD shifter at generic brand naman para sa mechanical brakes nito. At pwede nyo itong i-upgrade to hydraulic brakes in the future. Naka Beta brand double wall alloy na rin ang rims nito. Polema brand naman para sa gulong at ang size ay 27.5 at 1.25 lang ang lapad nito. At ito na yung pinakamurang alloy MTB sa listahan natin at ang price nito ay 8,000 pesos. Next sa lista ay ang pagbabalik ng budget bike ng Trinx at ito ay ang Trinx M116 2021. 26er lang siya at ang kanyang specs ay Trinx 6061 alloy ang frame, smooth weld na ito, naka-internal cabling na rin pero di pa tapered ang head tube. Trinx brand na rin sa fork nito subalit wala itong preload adjust at manual lockout. 100mm naman ang travel ng suspension. 3x7 speed ang setup nito at parehong Shimano Tourney ang kinabit para sa RD at FD. Naka combo shifter ito at Shimano Tourney din ang kinabit. Naka mechanical disc brake lang din ito. Trinx brand na double wall alloy na ang kanyang rims. Sa gulong naman ay Kenda na ang brand na kinabit with sizing of 26 at 1.95 naman sa lapad nito. At ang price nito ay 8,500 pesos. At ang pampito sa ating listahan ay ang Platinum Pal 2704V at ang size ay 27.5. Alloy na ang frame nito pero hindi pa siya naka-internal cabling. Sa fork naman, Platinum brand na merong preload adjust at manual lockout. 3x8 speed ang setup nito at parehong Shimano Tourney TZ ang brand na kinabit para sa RD at FD. Para sa shifter ng RD at FD ay Fusion brand ang kinabit at naka-hydraulic disc brake na ito na RSX ang brand. Di ako familiar sa RXX brand, kaya kung bibili kayo, please double check ang grip capabilities ng brake at check nyo na rin if any leakage ng hydraulic oil. Naka double wall alloy na rin ang rims nito.
Generic brand naman para sa kulong with size of 27.5 at 2.125 naman ang lapad. At ang presyo nito ay 8,800 pesos. Next ay itong Galaxy ML150T 2021. 26R ang size nito. Ang kagandahan sa bike na ito ay meron na included na front at rear fender o tapaludo para iwas talsik pag mabasa ang daan, at meron na ring front at rear rack o carrier. So sakto to para sa mga magbabalak maghanap buhay for delivery or food delivery kagaya ng GrabFood at FoodPanda. So ang frame nito ay alloy na, naka internal cabling na rin siya, pero hindi pa tapered ang head tube nito. Sa fork naman ay Galaxy brand ang ikinabit. Meron siyang preload adjust pero wala pa siyang manual lockout. 100mm din na rin ang travel ng suspension nito. 3x7 speed ang setup nito at parehong Shimano Tourney ang FD at RD. Pro Wheel brand naman na alloy na rin ang crankset nito. Shimano Tourney na rin ang para sa combo shifter nito. Naka mechanical disc brake pa ito. Naka double wall alloy na rin ang rims nito. At Kenda brand naman para sa gulong with size of 26 at 1.95 naman ang lapad. So ang price nito ay 9,300 pesos. Suwak na suwak tong bike na ito sa presyo, lalo na kung panghanap buhay nyo siya gagamitin, kasi di ka nagagastos para sa fender at track. At meron pang free helmet kung sa bike kayo bibili. Next sa ating listahan ay ang pagbabalik din ng isa pang budget bike brand, at ito ay ang K2 Striker 2021. 27.5 ang size nito at ang specs ay alloy na ang frame and ranging from small to medium. Internal cabling na rin siya. Sa fork naman ay K2 brand with preload adjust at manual lockout. 3x8 speed ang setup nito at parehong Sunrun ang brand na kinabit para sa FD at RD. K2 brand naman para sa crankset. L2A3 naman para sa shifters. At X-Park naman ang brand para sa hydraulic brakes. Guys, please double check tong X-Park brand pag bibili kayo ng bike na ito, kasi marami ako naririnig na issue regarding sa brand. K2 brand, the double wall alloy ang rims. Generic brand naman para sa gulong nito with size of 27.5 and 2.35 naman ang lapad. Ang price ay 9,500 pesos. Pang-apat sa ating listahan ay itong Rhino 802 2021. 27.5 ang kanyang size. Alloy na rin ang frame nito, naka internal cabling na rin siya. Sa front suspension ay Rhino brand na mayroong preload adjust at manual lockout. 3x8 speed ang setup nito at parehong Micro New ang brand na kinabit para sa FD at RD. Pro Wheel brand na alloy naman para sa crankset nito. Micro New din ang brand na kinabit para sa shifters at naka hydraulic brakes na rin ito. Naka double wall alloy na rin ang rims. Generic brand naman ang kanyang tires with size of 27.5 at 2.10 naman ang lapad. Sa presyo naman ay 9,600 pesos. Next sa ating listahan ay itong Platinum 2703 2021 with size of 27.5. At ang kanyang frame ay alloy na, naka-internal cabling na rin ito. Sa kanyang front suspension ay Platinum brand with preload adjust at manual lockout. 3x8 speed ang setup nito at parehong Shimano Tourney ang FD at RD. Pro Wheel brand naman na alloy ang crankset. Shimano na rin ang shifters nito at X-Park brand naman ang hydraulic brakes. Platinum brand na rin ang kanyang rims na naka-double wall alloy na. Generic brand naman sa gulong with sizing of 27.5 at 2.10 naman ang lapad. At ang price nito ay 9,800 pesos. Second to the last sa ating listahan ay itong K2 Extreme 2021. Available lang siya sa size na 29. Alloy na ang kanyang frame, naka-internal cabling na rin siya. Sa front suspension naman ay K2 brand with preload adjust at manual lockout. 3x8 speed na ang setup nito at Sunrun ang brand na kinabit para sa kanyang FD at RD. L2A3 naman ang para sa kanyang shifters at X-Park naman ang brand para sa kanyang hydraulic brakes. K2 brand na rin ang rims na naka-double wall alloy na. Sa tires naman ay Kenda with size of 29 at 2.20 naman ang lapad nito. Ang price nito ay 9,900 pesos. At ang panghuli sa ating listahan ay ang pagbabalik ng budget brand na Foxster. At ito ay ang Foxster Powell FT 1.2 2021 model. 27.5 hardtail mountain bike ito. Foxster aluminum alloy ang frame nito, naka internal cable routing na at semi tapered ang head tube.
Sa front suspension ay Faxtor brand na alloy with preload adjust and manual lockout. 100mm naman ang travel ng suspension. 3x8 speed ang setup nito at parehong Shimano tourney ang kinabit para sa FDRD. Shimano tourney na rin ang combo shifter at brake levers. Faxtor brand naman ang kinabit para sa crankset, cockpit at seat post na puro alloy na rin. Sa rims ay Faxtor double wall alloy at Kenda brand naman para sa gulong with sizing of 27.5 at 2.10 naman ang lapad. Ang presyo nito ay exceed sa 10,000 pesos pero justifiable naman. So hanggang dito na lang muna ang video na ito mga kasikad. Please comment down below na lang para sa inyong katanungan at suggestions na rin para sa mga future content natin. And don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more bike content like this. Ingat parati sa daan mga kasikad and God bless.